Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang gabi nang naririnig ni Agnes ang boses na iyon. Boses ng isang batang babae na paulit-ulit na kinakanta ang unang linya ng Sampung mga daliri. Noong unang gabi ay ginising niya ang asawang si Benji, pero ayon dito ay wala namang naririnig na boses at sinabing imahinasyon niya lamang iyon. Makalipas nga ng ilang mga minuto ay nawala rin ang boses, kaya't ipinagwalang bahala na lamang niya ang narinig at kinumbinsi ang sarili na baka nga imahinasyon niya lamang ang lahat. Pero iba ang pagkakataon na ito. Malinaw na malinaw niyang naririnig ang boses at kahit takpan niya ang mga tenga ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig at tila ginagalugad ang kanyang utak. Nakakakilabot ang boses na iyon at tinutokso siyang bumitaw sa kanyang katinuan. Muli, napagpasyaan niyang gisingin ang kanyang asawa. Honey! Honey, gumising ka! Pabulong na wika ni Agnes habang niyoyog-yog ang naghihilik na asawa. Honey! Umungol lang ang katabi pero hindi nagising, kaya't mas lalo niyang nilakasan ang pagyoyog-yog. Benji, gumising ka! Pasigaw na wika niya na naging dahilan upang mapabalikwas sa higahan ang asawa. Ano ba yun? Halata sa boses nito ang pagkadismaya. Naririnig ko na naman ang batang kumakanta, sagot niya. At biglang napayakap sa asawa nang muli na namang pumailan lang ang boses. Sampung mga daliri, kamay at paa. At hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin. Naluluha na siya sa takot. Honey, wala naman akong naririnig, wika ni Benji habang hinihimas ang kanyang likod. Himahinasyon mo lang yan. Pero malinaw kong naririnighan, kinikilabutan ako. Baka naman si Madeline yung naririnig mo, wika ni Benji na ang tinutukoy ay ang anak nila. Pero Han, alam naman natin na hindi na nakakapagsalita si Madeline simula nung maaksidente tayo. 4 na taon na siyang hindi nakakapagsalita. Lumamlam ang kanyang mga mata nang maalala ang aksidente at 4 na taon na ring patay si Marilyn at napahagulgol sa huling tinuran. 4 na taon na ang nakakaraan nang maaksidente ang sinasakyan nilang kotse na minamaneho ni Benji. Linggo noon at pauwi na sila galing sa simbahan. Nasa likurang upuan siya kasama ang 5 taong gulang na kambal na sina Madeline at Marilyn. At tinuturuan niya ang mga ito na kumanta ng nursery rhymes. Napakasaya nila hanggang sa may isang truck ang sumalpok sa likuran ng kotse. Sa aksidenteng iyon ay hindi pinalad na makaligtas si Marilyn. Halos hindi na makilala ang itsura nito nang alisin mula sa nabundol na sasakyan. Halos mabaliw na siya sa nangyari at kinailangan niyang magpunta sa therapist upang mawala ang trauma at dulot ng aksidente. At makalipas ng 1 taon ay natanggap na niyang wala si Marilyn. Pero paminsan-minsan ay bumabalik pa rin sa kanyang utak ang kaawa-awang itsura ni Marilyn sa loob ng sasakyan at hindi niya mapigilan ang umiyak. Gayunpaman, pinilit niyang maging normal upang mapagtuunan ng pansin ang buhay na anak, pero hindi kay Madeline dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nagsasalita at laging tulala. Sinubukan nila itong dalhin sa mga espesyalista pero wala pa rin pagbabago sa kalagayan nito. Buhay nga si Madeline, pero ang diwa nito ay tila sumama na sa hukay nang inilibing ang kanyang kakambal. Nakatulog si Agnes na may luha sa mga mata ng gabing iyon.
Alas 5 ng hapon. Abala si Agnes sa pagluluto sa kusina. Nangingiti pa siya habang ginagayat ang mga gulay na isasahog sa linulutong chop suey na paborito ng buong pamilya. Oo, naging pabigat siya kay Benji matapos ang aksidente at hindi niya nagampanan ang tungkulin niya bilang isang asawa at ina. Laging 10 oras na ng gabi kung umuwi ang kanyang asawa simula noon at madalas ay lango sa alak. Naputol ang agam-agam niya nang muli niyang marinig ang nakakakilabot na boses. At doon ay kahit na nilalamon na siya ng matinding takot ay pilit niyang sinundan ang pinagmumulan ng tinig. Hanggang sa nakarating siya sa sala at doon ay inabutan niyang nakaupo si Madeline. Nakatalikod ito sa kanya at may pinagkakaabalahan. Tatawagin sana niya ito at tatanungin kung may naririnig siyang boses nang bigla itong humarap at itinaas ang mga kamay at unti-unting lumapit sa kanya. Bumuka ang bibig nito at habang papalapit ay lalong lumalakas ang naririnig niyang tinig. Unti-unting nagbago ang itsura ni Madeline. Mistulang patay na ang kulay nito. Mula sa mga mata, tenga at ilong nito ay kitang-kita niya ang mga umaagos na dugo. At habang papalapit ito sa kanya, ay isa-isang nalalaglag ang mga daliri sa nakataas na kamay. Binalak niyang tumakbo pero walang lakas ang kanyang mga tuhod. Napasalampak siya sa sahig. Ipinikit ang mga mata at pilit na piniga ang mga tainga gamit ang mga palad. Tumili siya nang tumili, subalit kahit ang mga sigaw niya ay hindi sapat upang lunurin ang tinig na iyon na lalong lumalakas habang papalapit si Madeline. Tama na! Sigaw ng nahihintakutang si Agnes habang pinagsisiksikan ang sarili sa ilalim ng kama. Nasa ganoon itong kalagayan ng dalawin ng mag-amang Benji at Madeline. Lalo pa itong nagsisigaw nang lumabas mula sa likuran ni Benji ang anak. Huwag kang lalapit. Ilayo niyo siya sa akin. Ilayo niyo sa akin ang demonyong batang yan. Isa siyang halimaw. Patuloy na sigaw nito habang nakaturo sa direksyon ni Madeline. 3 tao pa ang kinakailangan upang mailabas si Agnes sa ilalim ng kama upang maturukan ito ng gamot pang pakalma. Napansin naman ni Benji ang namumuong luha ng anak kaya't niyakap niya ito. Gagaling din si mama mo anak, alo nito kay Madeline. At pagkatapos ay bumaling sa doktor. Dok, wala bang resulta? Wala bang pag-asang gumaling ang asawa ko? 3 buwan na siya dito ah. Sunod-sunod na tanong ni Benji sa doktor. Mr. Mansala, ikinalulungkot ko po pero habang tumatagal ay lalong lumalala ang kalagayan ng asawa mo. Napansin ko ring mas nakakadagdag pa kapag dumadalaw ka dito kasama ang anak mo. Iminungkahi kong huwag mo siyang isasama sa mga susunod mong dalaw. Tugon nito habang nakatingin kay Madeline. Pasensya na dok, gusto kasing makita ni Madeline ang mama niya, hindi ba anak? Tumingin ito sa anak pero walang naging reaksyon mula kay Madeline. Nang makalabas na sila mula sa mental hospital ay kinausap ni Benji ang anak. Anak, alam kong mahirap para sa'yo ang mga nangyayari. Kahit sa'kin, hirap na din ako. Lagi na akong nakakaramdam ng depresyon at hindi makatulog ng maayos tuwing gabi. Dito ay wala pa ring reaksyon mula kay Madeline maliban sa namumuong luha ng mga mata. At ito'y nakatingin pa rin sa malayo. Anak, naaalala mo ba ang therapist ng mama mo? Pupunta siya mamaya sa bahay at tutulungan niya tayo.
wika ni Benji habang nakangiti. At lagi na siyang pupunta sa bahay. Alagaan ka rin niya habang wala ako. Ayos ba yun, anak? Dagdag pa nito. Alas 7 ng gabi nang kumatok ang hinihintay na bisita ng mag-ama. Agad itong sinalubong ni Benji at ipinakilala sa anak. Madeline, anak, natatandaan mo pa ba si Doktora Sanchez? Kumusta, Madeline? Nakangiting bati ng doktora sa tulalang si Madeline matapos sangapunan at kwentuhan sa pagitan ni na Benji at doktora. Ay inikayat na ni Benji ang anak sa silid nito upang magpahinga. Pagpababa nito ay muling itinuloy ang kwentuhan habang umiinom ng alak. Hating gabi na nang magising si Benji dahil sa isang boses. Sinubukan nitong bumangon pero hindi makakilos dahil nakagapos ang mga kamay at paa sa kama. Nang lumingon sa pinanggagalingan ng boses, ay nakita nitong nakaupo doon si Madeline at hawak-hawak niya ang tape recorder. Anak, anong kalukuhan to? Nahihintakutang tanong ni Benji nang mapansin ang hawak na kutsilyo ni Madeline sa kabilang kamay. Puno ito ng dugo. Anak, pakawalan mo ako dito. Pagsusumamo nito sa anak. Asan si doktora? Dagdag pa nito. Pinatay ko siya. Nandoon siya sa banyo at naliligo ng dugo. Sa unang pagkakataon, makalipas ang 4 na taon ay nagsalita na si Madeline. Lalong nahintakutan si Benji. Dad, bakit mo nagawa kay mama yon? Bakit mo binaliw si mama gamit tong hawak ko ngayon? Tanong ni Madeline sa ama. Hindi ko alam ang sinasabi mo, anak. Tugon ng natatakot na si Benji. Dahil ba kay doktora, dad? Tila hindi pinakinggan ni Madeline ang pagsusumamo ng ama. Natagpuan ko to sa ilalim ng kama, dad. At ibibigay ko sana kay mama noon. Pero natakot siya sa akin. Nanlilisik na ang mga mata nito habang nakatingin sa ama. Patuloy pa rin ang boses mula sa tape recorder. Hindi totoo yan, anak. Hiyaw ni Benji. Sinungaling ka, dad. Balik ni Madeline at paulit-ulit na sinaksak ang katawan ng ama. Nang masiyahan at wala ng buhay ang ama, ay pinatay nito ang tape recorder.